Hello, good day mga kaparbers. Ito magpapalit nga po pala ng torque drive bearing. Yan, dalawa po yan, isang set na po yan. Tapos sinamahan ko na rin ng C-clip. Kasi kahapon nagpalit ako ng primary drive ni Raptors. Eh, medyo may ingay pa rin. Eh, napansin ko na kailangan palitan ang torque drive bearing. Kaya ito, bumili ako sa Yamaha ng spare parts para mapalitan na. O tara, umpisa na natin. So, hello mga kaparmers. Ito, babaklasin na po natin ang torque drive. At nandito po yung bearing na ating papalitan. Bali, bumuli na po ako sa Yamaha ngayon ng torque drive bearing. Bali, isang set na po ito. Dalawang bearing at saka isang C-clip. O yan mga kaparmers. Tara, baklas na po tayo. Babaklasin at tanggalin po ito kasi ito yung bearing na tatanggalin. Ito po yung papalitan at saka yung isang nasa loob, ito po yung nandito. So tara, baklasin na po natin. Tatanggalin na lang po ito. Tapos lilinisan, magkalinis, baro tanggalin na lang ito. Yung bearing, tapos lilinisan na lang. Ito muna yung tatanggalin. Ihilahin na pihilin, tapos sila. Tatanggalin natin ang tatlong napapinayanya yan. Tatanggalin po natin yan. Gamit po ang long nose. Yan. Ingatan po na dapat huwag mawawala. Madali lang siya tanggalin. Yun, nalaglag na nga. Gugong! Barinig kita sa mukha eh!
na matanggal na po yung sun bearing. Yun nandito. Napansin ko dito, hindi na gumagalaw. Nahigpit na siya. Kaya siguro umiingay. Ito na yung kumakayod. Hindi na siya umiikot. Kabila naman ang tanggalin. Ito naman. Pero may siklip to. Kailangan mo na tanggalin yung siklip. Tanggalin natin yung siklip. Daming graso. Ngayon naman, yung isang bearing naman ang tatanggalin. Ipukul lang siya. At sisinsinin din. Madali lang tanggalin to. Ngayon lilinis na lang to. Kakabit naman yung mga bagong bearing. A few moments later. So ayan mga kaparmers, nalinis na po yung mga piyesa, bawat piyesa. Tinanggalan na po ng grasa. Kaparmers, wala na po yung luma niyang grasa. Ngayon, pagka naibalik po natin yung mga piyesa na yan at nabuo po uli natin, huwag pong kakalimutan na lagyan po uli ng grasa. Kailangan ang gagamitin pong grasa dito yung high temp. High temp po para hindi siya tumigas. Para maganda yung laro niya. So paano mga kaparmers, buuin na po natin. At ito nga po pala yung grasa na ginagamit ko na high temp. Top 1 high temp po yan. Ganyan po yung kulay niya, kulay blue. So paano, buuin na po natin para makikapit na at matesti kung malaki ba yung pinagbago, kung talaga na wala yung ingay. Una po ay kabit natin yung bearing na nandito sa loob. Pero dito rin po natin siya padadaanin. At kabit po natin mga kaparmers. Pabibili kayo ay torque drive bearing. At kung anong model ng motor mo. Yung sa akin po ay may UA125. Kaya ito yung pinili. Ayan, nagkabit na po yung bearing. Lagyan po natin ang siklip. Ang gagamitin ko po ay yung bago na. Nakalagay na rin po ang siklip. Ngayon naman, lagay po natin yung spang bearing. Yung mas malaki. Yung isa po kasi medyo maliit. So, lagay ko na yung maliit.
ka naman. Yan, umiikot siya. Hindi katulad itong luma. Wala na, sira na talaga. Hindi na umiikot. Kaya ito nagiging sanhi ng pag-ingay. Ayan mga kapamers, nakikabit na po yung isang berry. So ngayon po, grasahan na po natin. Damihan po natin yung grasa. Pinalagyan din natin. Balik natin yung rubber. Ito muna. Yung o-ring. Dahan-dahan lang kasi baka magbutos. Nilagyan natin yung rubber, lagay natin, ibalik natin. Ayan. Tapos itapat po ninyo ito doon sa butas, may butas po, doon paglalagyan po ng kalaman. Kailangan po tapat-tapat yung tatlo na yan, tapat-tapat po yung mga dyan sa butas, tapos lalagay po natin yung pinaka-pin. Sa pinaka-guide nga, lagyan po natin ang grasa. Ayan mga kapormers, may grasa na po yung guide, yung guide ng pin. Ngayon nilagay na po natin yung cover niya. Ganito po yung paglalagay. Pinitin nyo lang po kay lalim ito. Ayan. Okay na po mga kapormers, so ngayon buuwi na po natin ito. Center spring 1000 RPM po ito. Medyo mahirap-hirap po ito ilagay. Kaya konting pasensya po.
Okay. Buo na mga kaparmer, so kapit na po natin. So ayan mga kaparmers, ayan, natapos na po na palitan ng bearing. Ngayon po isasarado ko ng lahat at okay na. Nawala na po yung ingay na katulad ng dati. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po.